iba po o Jesus na sarano, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po o Jesus na sarano. Sinilang na si Jesus Kristo, maghari siya sa mundo. Ang santo ninyo sa salay tutubos, purihin ang manunubos. Viva po ang Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Buwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdaranal, sinasamba ka dahil kadakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, sarinag namin amang makapangyarihan. Panginoon Jesu Kristo, putong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulunglo sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesu Kristo, kasama na Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo.
ang maraming makapangyarihan sa pagsilang ng iyong anak, binigyan mo ng saligan ang simula at hantungan ng aming pagsamba sa iyong kadakilaan. Pagkaluuban mo kami ng pakikihati sa pamana ng iyong anak na kinasaligan ng aming kaligtasan, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating na ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumitaw na mga Antikristo. Kaya't alam natin na malapit na ang wakas. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu, at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa di ninyo alam ang katotohanan. Alam ninyo ito, at alam din ninyo na walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginagawang pagliligtas ay banggitin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman, lahat kayong nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin, lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginooy pupurihin pagkat siya ay daratal, paparito sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magsitayo po ang lahat. Ng Diyos tayo sa salitang naging tao na naniraan sa mundo. Alleluia, Alleluia.
Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa ay naroon na ang salita kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lakat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga ay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman, o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay bukat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya ay nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Puspus ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Nagpatutuo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw.
Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko ay higit sa akin sapagkat siya ay siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya ay puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailanman ay walang nakakita sa Diyos. Subalit, ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya ay Diyos na lubos na minamakal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa pamamagitan po ng ating Ebanghelyo, ibig pong ipaalaala sa atin na si Jesus na isinilang sa panahon ng Pasko ay hindi lang po siya isang tao na katulad natin. Siya rin po ay isang Diyos. Siya ang ikalawang persona ng Diyos na bumaba dito sa lupa para maging tao. Kaya lagi natin isaisip ang ating Panginoong Jesus Nazareno ay Diyos na totoo at taong totoo. Magsitayo po ang lahat. Sa pagtatapos ng taon, purihin at pasalamatan natin ang Diyos para sa maraming biyaya na ibinuhos niya sa atin, lalo na ang handog niyang anak na si Jesus. Ang ating tugon, Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ipangaral ang kagalakang hatid ng pagdating ni Jesus na aming tagapagligtas, manalangin tayo. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ang mga pinuno at nanunungkulan sa pamahalaan naway ituring ang salita ng Diyos bilang batayan at adhikain ng kanilang mga pagsisikap, manalangin tayo. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Sa pamamagitan ng ating banal at huwarang pamumuhay, may hatid natin ang liwanag ni Jesus sa mga taong ang buhay ay pinadilim ng kasalanan at pagdurusa, manalangin tayo. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ang mga may sakit, naway makita ang pag-asa
ng panunumbalik ng kanilang kalusugan at ganap na paggaling sa pagdating ni Jesus, manalangin tayo. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ang mga mananampalatayang namayapa na ay makabahagi nawa sa liwanag ng kaluwalhatian sa langit, manalangin tayo. Ama, pagpalain at ipagsanggalang mo kami. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong buhay. Nawa ay matalikuran namin ang kasalanan at sa pagsalubong namin sa isang pangtaon, puspusin mo kami ng liwanag, pag-asa at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay namin sa Pasko, dumating pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin manatili kami tapos sa pag-ibig na bigay mo sa itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, bunga ng buhay na iyong bigay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mo na aming maiakin ng aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang. Ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mo na di na naiiba sa amin ay siyang bumawi sa dilim. Kaya ngayon, ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mo na di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili ay aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kakalikalina. Kahit ikaw ay ningid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Ninarakila ng lahat ang naparito mo. Siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad
at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Ubispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming naghimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami nang kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang
kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pasko na ba nagdaan? Kay rami na ng iyong natanggap. Ngunit nais kong ipaalala sa inyo na ang Pasko'y kaarawan ni Kristo. Panginoon, maligayang mati sa iyo, handog ko sahin mo upang maging katulad ng sa'yo. Palamutit mga Christmas tree, mga tahanay nagdiwang muli. Ngunit mayroon bang isang sapsaban kung saan naroon si Kristong dahilan ng Pasko? Panginoon, maligayang bati sa'yo, handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at
kailanman upang pagkalipat ng mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili naman. Walang sino man ang namamatay para sa sarili naman. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan, at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sumapit, tayo ay magsiyamin. Ang magagandang ibig dahil sa Diyos ay pag-ibig nang si Kristo'y isilang may tatlong haring nagsidalaw at bawat isa ay nagsipagando ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit nang sanggol na tulog ang labi. Tayo ay magmahalan at isundin ang gintong aral at makuha't ngayon kahit hindi pa
oras ko ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit nang sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan at isundin ang gintong aral. At mabuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At mabuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.